i-train lang talaga namin kung ano yung nilaro namin with GLAs. Kasi sinasabi naman ni GLAs na siya bahala eh. Kaya ayun lang talaga yung nasa mindset namin, magtapang ang magtapang. So alam din talaga makalaban si ano eh, si Renji. Sadong mayabang niya. Hi guys, ako nga pala si Boyet DR, jungler of Next Play Evos. At i-breakdown ko yung nagawa kong play nung game 1 laban sa Bren Esports. Division, nandito na rin ang mga players ng ating mga teams para sa kanilang pag-division on this turtle objective. Sisimulan nila to, Alepto, oh. Final point, Uy. Petri sa dalawa, kinain agad! Ginagat siya kaagad dito ng isang Franco, Brusco DR on point yung pag-abang. Real world manipulation, gagamitin naman dito ng oh. Tunay. At si LAS DR nga, mapag-control. Kuha pa na next way Evo si Turtle. Double kill na, nagwawala kaagad dito si Boy DR. Make that a triple kill! Tapos papasok pa sila under the period. Apat ang mapapatumba ng next play Evos. At agad sila magde-decide na bumasak na to ay sa gitna. Malinis na execution mo. Anong play talaga na yun? Parang, hindi, call na kasi talaga namin na pag humarap talaga si Flap, bibigyan namin. Kasi lagi talaga siyang ano eh, parang nampopok ng kalaban bago mag-spawn yung turtle. Sinimulan talaga namin yung play na yun. Bigyan muna talaga namin yung harap. Kasi malaki pa naman yung turtle ka-spawn lang. Ang main objective ko lang talaga dun is yung turtle and di ko talaga pinansin yung iba dun. Tapos nakita ko na lang din talaga na low, kaya napag-uwa ko dun sa tatlo. Ang call talaga namin dun, push talaga namin yung mid. Kasi yung play din ng gold lane namin, bumaba talaga siya eh. Iniwan niya talaga yung gold lane niya para mabasag namin yung mid lane, which is sobrang ano talaga, sobrang natulong sa amin para mabilis namin din mapanalo yung game 1 namin. Siguro di rin talaga namin magagawa yun kung wala talaga kaming call dun nga. Tulad sa Benning bibigyan namin. Kasi kung di namin nabigyan yun, sure ako na hindi rin ako makakadaan dun eh. Kasi popokin lang talaga ako ng Benny kasi hindi ako makakalapit si Turk. Mindset lang talaga namin nung bago ako talaga mag-start ano eh. Parang laruin lang talaga namin kung ano yung nilaro namin with GLAs. Patapang lahat kasi sinasabi naman ni GLAs na siya bahala eh. Kaya ayun lang talaga yung nasa mindset namin. Magtapang ako na magtapang. Siguro yung win condition namin talaga dun eh. Yung isang bagay na nga eh. Yung nakabasag kami ng turret. Tsaka hindi namin talaga ano, na pigilan namin yung play ng Bren Esports na Diggy Melissa, which is sobrang lakas talaga nila sa lane. Ang kagandahan pa lang din kasi sa pagpick ng Karina is yung ano, para may immune kasi yung first kill niya eh. Number one yun sa Melissa. Hindi makaka-hit sa akin nung makaka-hit yung Melissa, so pwede ako umarap ng umarap. Then sa objective naman, malakas din talaga yung pang-objective niya kasi na dahil sa may skills niya na namamaximize ko yun ng sobra. Tsaka yung Karina kasi pwede mo siya ano eh, pwede mo siya itang plus may damage ka pa. So ayun yung kagandahan talaga sa kanya na pwedeng-pwede pa rin talaga siya i-pick ngayon kahit maraming mas magandang jungle. And salamat din kay Elise kasi parang may natuturo siya na di talaga namin alam eh. Siyempre, di naman kami ano. May mga namimiss kami na play na pwede pala yun, ba't di natin gawin? Na ginagawa sa inyo yun, di nyo ba napapansin? Ayun, kaya para sa akin malaki talaga yung natutulong niya sa team. Simula nung pagpasok niya kasi ano, parang binubus niya yung confidence lalo ng mga kakampi ko. Yung mga medyo nakakapa pa sa stage talaga, yung medyo may kakaba-kaba pa. Sobrang laking tulong talaga ni Yeleis lalo na sa ano, inside and outside the game. Ako siguro yung gusto ko lang din talaga makalaban si ano eh, si Renji. Sana paglaruin siya ng ano, yun nga, ng blacklist pagkalaban kami kasi masyadong mayabang ngayon eh. Masasabi ko lang sa mga kakampi ko, ayun. Parang galingan pa namin kasi konti-unti naman, di naman kami nagmamadali. Siyempre, di talaga sasagi sa isip nila namin na rookie kami. Siyempre, medyo nakangapa stage. So, ayun, konti-unti galingan natin and may ilabas din talaga namin yung full potential natin kasi di talaga mawala sa isipan natin. Kahit sabihin mong di ka kinakabahan, kakabahan ka talaga eh. Kaya konti-unti lang, di natin kailangan magmadali. And laruin lang, gaya nga na sinasabi ko lagi kahit sa interview, laruin lang natin kung anong laro natin nung amateur tayo or nung habang nag-scrim tayo, no pressure. Sa mga fans ng Next Play Evos, sa mga managers, sa mga lahat ng sumusuporta sa start namin ng MPL, yung mga nasa backstage, maraming salamat sa suporta nyo kasi hindi talaga namin parang kakayanin lalo yung pressure kung di nyo kami chinichirap every game, every talo namin, tsaka kada panalo. Lalang-lalang sa boss namin si
Boss Banugs, Boss Perds, and Boss Matt, maraming salamat sa inyo kasi binigyan niyo talaga kami ng opportunity para makadating dito. And yun nga, yung pagtutok sa amin everyday na lagi kayong nasa bootcamp, maraming salamat kasi malaking tulong po yun para sa amin na mga rookie pa lang na nakangapa sa big stage, na para matanggal din yung pressure sa amin at mas lalo kami mag-improve. And sa mga fans namin, expect niyo lang na unti-unti darating din tayo talaga sa mananalo tayo. Kakayanin namin para sa inyo, mas gagalingan pa talaga namin, promise.